Hi, Sir Francis. Bilang isang homeowner na bata pa, ano po ba yung nagtulak sa inyo para pumuha ng property sa inyong murang edad? Sa tingin ko po kaya na pag-desisyon kong kumuha ng property sa murang edad ay dahil alam kong ang property ay isang magandang investment at sa aking pagtanda talagang mapapakinabangan ko siya. And at the same time, sa mga pagkakataon na magkaroon man ng problema dun sa ako personally sa tinitirhan namin ngayon, meron akong backup plan, which is itong property na nakuha ko. So parang peace of mind and of course something great to look forward sa future. Yun lang. Nice. Sir, ano yung pakiramdam na yung dating binili mo lang na papel na lupa pa lang siya, ngayon bahay na at nakita mo na? Sobrang saya at sobrang nakaka-excite dahil kumbaga yung manifestation mo noon, ito na, nag-manifest na talaga ngayon. Like, talagang materially. And matitirhan mo na siya in the next few months at may enjoy mo na yung katas ng pinaghirapan mo. Perfect. Mambay, let's go, come here, Mambay. Ito talaga ang inspirasyon. Mambay, anong masasabi mo sa accomplishment ninyo dito? Namin. Accomplishment niya. Saka happy ako para sa kanya. Kasi bata pa lang siya, may house and lot na siya. Yes. Talaga? Bata pa po eh. House and lot lang pwede. Walang peace. Okay, o tita kami here. Ayan. Ayan, samahan niyo naman po si Sir. Ayan. Papang supportive parents. Akis. Tito, tita. Ano yung pakiramdam na yung anak niyo sa murang edad may sarili ng bahay at lupa? Katuwa dahil pinaghahanda niya lagi yung future niya. Pag nagpamilya siya, meron na siyang hindi na siya mahirapan, hindi na kami mag-iisip para sa kanya. Dahil siya na mismo, alam niya na. Alam niya, gumawa niya, ginawa niya na para sa magiging pamilya niya. Oh, ama. Ano, tita? Wala, sa akin. Sa akin din namin napansin. Ang bilis. Ang dami namin ano. Hindi naiisip. Ang dami namin plano. Ang dami namin plano. Siya lang nakatupad. Hindi, masyado tayo nabili tapos. Wala sa sobrang busy, di mo na malaya. Andito na. Turnover na pala. Turnover proud na. Ako dito. kahit na ang ospital. Nakakakuha. Nakakabayad. Nakakabayad. Di ba na? Opo, thank you. Oh, thank you ba? O, tito, tita. Sir, ano naman yung masasabi yung tungkol dito sa subdivision na nabili nyo sa bahay na nabili nyo? Siguro, pagdating ng panahon, maganda na ito, marami ng tao, marami na kami magiging kapitbahay. Sana, dito na rin umunlad yung buhay namin, magkaroon kami ng sariling negosyo rito. magtatayo kami ng tubigan. O, tita, ano sa tingin mo, yung ating location? Maganda, mahangin. Madami puno. Presko, may mangga pa. Ayun lang. Sana dagdagan na lang sila para fresh ng hangin. Wala nang bumili dyan. Okay. Ano naman, Sir Francis, ang masasabi mo sa condition namin sa BBDR? Smooth at malinis, tsaka parang wala ko kasing naging problema kumbaga sa process ko ng pag hingi ng tulong sa inyo ma'am, sa BDDR, sa pagkuha ng bahay, and talagang oras lang ang naging kalaban ko, maghihintay lang, tsaka syempre yung monthly payments na dapat din talaga pinaghahandaan. Pero all throughout, talagang smooth and quality service ang ano. Marami-recommend ko na kami, sir. Oo naman, na-recommend ko na kayo. Ito! Okay, so last na po, ayan, ano po yung message nyo para dun sa mga kaedad nyo na bata na kinakabahan o natatakot mag-invest ng house and lot?
Sa simula lang yan, pero kapag nagkaroon ka ng magandang plano at napaghandaan mo, kapag nasimula mo na yung first step, nagawa mo na yung first step sa pagkuha ng property, na alam mo naman na pwede mong gamitin sa business or sa family mo, personal use, di ba? Pag nasimula mo na yon, unti-unti mo na mabibuild yung pakiramdam na na-excite ka na, gusto mo nang mapabilis, at gusto mo nang makita yung magiging resulta. Kaya kung sa simula, kabado ka, ayos lang yan kasi normal. Pero kung magiging ano ka naman, handa at yung outlook mo is positive, di ba? Magiging ano, magiging makakayanin mo kung magkaroon man ng problema. So ayun. Yes. Ayun, so congratulations! Salamat po sa tiwala sa BDDR! Congratulations sa bahay nyo! Bye-bye!